So guys, kumusta po ulit tayong lahat? Hoping po all is well, all is in good shape, in good health, and all is having a peaceful life. Amen to that. God bless us all po. Season 16 po guys ng What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga. Bali part 5 po. Part 5 na po to guys. Thank you so much po talaga sa lahat ng mararating, sa lahat ng dadaanan ng contents ko na to. Sana po umpisahan nyo po mula part 1 hanggang sa pinakahuling part. Maraming salamat po sa ating lahat. Dahil nakikita-kita pa po tayo, nadidinig nyo pa po si KCB2169. Nakikita nyo pa po ako, true content. Maraming salamat po. Amen to that guys. Samot dalangin ko po na lahat ng magtatapos at makakapanood ng content ko na to, try nyo pong tapusin. Kasi medyo mahaba po, 9 to 10 minutes po. Thank you so much po talaga sa platform na to. I don't know po bakit po humaba yung allotted ko. Thank you so much po talaga. To God be the glory po. Si God na po ang bahala sa ating lahat. Napakabuti niya po dahil malusog pa po ako kahit papano. Nakakapaghatid pa po ako ng maliit na life lesson, life coach. Sa aking kalitan, sa pagiging isang ordinaryong tao ko po. Again po, I just want to utter again na I'm a PWD woman. Isa po akong PWD, meron po akong kapansanan. Artificial po yung right leg ko. Ang minomotivate ko lang po, ang ina-aspire ko lang po, ang ginugol ko lang po, samot dalangin ko po sa ating creator na kahit katiting lang po, kahit maliit lang po, makapaghatid ako ng maliit na life lesson, life motivation sa kapwa-tao ko. Amen to that po. To God be the glory po. God bless us all po. Thank you so much po talaga. To God be the glory po. Be steadfast po in our faith to our Creator. So sabi ko nga po dun sa sinundang part, ito pong content ko na to, about po ito sa bagong dokumentaring pinag-aralan ko. Ninamnam ko yung context, tapos medyo naintindihan ko po na gusto ko pong itawid at ishare sa inyong lahat. Ang una po talagang nangyayari dito sa atin sa last generation ng humanity, yun nga pong global disease na palala po ng palala, fatal po, lethal po talaga. Yan po eh talagang facts po yan. Habang papalapit po ng papalapit sa climax ng Great Tribulation, guys, maging prepared po tayo. Maging prepared po talaga ang bawat isa sa atin. Huwag na po tayong magpapetik-petik. Lagi po nating asam-asamin na sa bawat ginagawa natin, sa bawat sinasalita natin, nalulugod po ang ating Creator. Sa Kanya po natin ialay ang buhay natin. Ang napaka-fragile na buhay na hinihiram natin sa Kanya. Amen to that, guys. Sana po lagi tayong kalugudan lahat sampu ng ating mga pamilya. Ang una po na talagang trending, ngayong nandito na tayo sa season, last season ng humanity, last generation. Amen. Yan po ay facts. Totoo po yan. Tanggapin na po natin kahit medyo nakakalungkot po. Nasa last generation na po tayo. Nakakakaba din po, pero magpakatibay po tayo. Patatagin po natin ang kapit nating lahat sa ating Creator. Sa Kanyang bigatin, sa nababalik po talaga. Ang Kanyang ultimate na pagbabalik. Sana po lahat tayo, samot dalangin ko maiangat niya, maitago ng Panginoon para hindi na po natin makita yung mga hindi kanais-nais na pangitain at pangyayari dito sa huling generation sa mundong ito. Ang una nga pong nangyayari, ang una pong trending ay yung global disease na talaga pong lethal na. Tapos yung una po, global warming, which is going to be hotter. Tapos yung isa pa po, yung pong global food scarcity na talaga pong dadami pa po, more frequent, dadami pa po talaga yung magugutom. Yung talagang mahihirapan ng buhay na halos in 1 meal na lang sa isang araw ay mahihirapan pa po. Tapos yung pong global conflicts na will get bigger and deadlier. Kasi nga po talagang yan po ay packs talaga. Talaga pong mas magiging deadlier ang mga conflict dito sa mundong ginagalawa natin. Tapos yung isa pa po, global hatred na magiging personal ang galit ng karamihan sa humanity during the last generation sa ating Creator. Kasi nga po, tinitwist nung masama nung kalaban ng ating Panginoon. Kapag po nagkaroon talaga ng global hatred, yung karamihan pong taong nagagalit sa ating Panginoon,
Yan po ay, kumbaga sa ano, ito po ayoko pong maging judgmental. Talaga pong mawawala ng pag-asa na magkaroon ng salvation. Sana po wag nating pabayaan ng kapwa-tao natin ay makaramdam ng global hatred na nangyayari. Na, dahil nga po, napapalayo po sila sa pagkalinga ng ating Creator. Sana po hindi mangyari yun. Isama po natin sa ating araw-araw na pakikipag-connect sa ating Creator ang panalangin ng isa't isa sa atin, na iligtas ang bawat isa sa atin, na huwag magkaroon ng personal na hatred sa ating Creator. Kasi yun po ay bulong, yun po ay pagbubuyo ng masama ng kalaban. Patatagin po natin ang faith natin para hindi po tayo magkaroon ng talagang malaking hatred sa ating Panginoon. Kasi kung magagalit po tayo dahil sa mga, nandun na nga po tayo sa last generation, sa masasaksihan natin, palitan po natin ang faith, palitan po natin ang pag-ibig, kasi ang Diyos po ay pag-ibig. Tapos ito pa po, global tracking, ibig sabihin, makukumpleto po yung global tracking, yung parang mas lalo nating tinatrack talaga yung trajectory na tayo ay maliligaw, tayo ay malilihis sa papunta sa ating Panginoon. Huwag po nating pababayaang mangyari sa atin yun sa bawat isa sa atin. Samut dalangin ko po na lahat tayo talaga tumawag ng tumawag sa Panginoon, na lahat tayo maging karapat dapat. Yan po ang ating pakatandaan, guys. Kumapit po tayo, patatagin po natin ang ating faith talaga sa ating Panginoon, sa Mag-Ama. Kasi yan po ang magliligtas, yan po ang magiging sandata natin para maging isang chosen tayo sa pagdating ng ating Panginoon, para pagbigyan niya ng salvation. Tapos yun pong explosion of global travel, kasi halos sasabog na po, ang dami pong taong talagang travel ng travel, na kung iisipin mo, parang nonsense din po, kasi lalo na nga po ngayon, nandito tayo sa talagang hinaharap na po natin ang tribulation, nakailang hakbang na po ang tribulation, pa-intense po ng pa-intense, yearly po pa-intense ng pa-intense, kasi hinahakbang na po natin, nandun na po tayo sa trajectory ng tribulation. Yan po ay facts, yan po ay totoo, sabay-sabay po tayong mag-research, kasi ayaw po ng Panginoon na talagang maligaw tayo, kasi mahal po tayong lahat ng Panginoon. Sabi nga po, ang Panginoon ay nagmamalasakit sa masama, pati sa mabuti. Kasi mahal po ng Panginoon ang kanyang creation. Ang inuuna po ng Panginoon ang kaligtasan natin. Kaya yan po itandaan natin. Mahalin po natin ang katuwiran ng ating Panginoon at sikapin po nating maisabuhay. Tapos ito pa po, explosion of global knowledge, which is totoo po. Patindi po ng patindi ang katalinuhan ng tao. Kumbaga sa ano po eh, yung katalinuhan po na yan, oo, matalino ang tao ngayon. Pero sa pagtalino ng tao, palayo sa ng palayo sa pagkalinga ng Panginoon. Kasi nga po, tinitwist nung masama. Yan po yung dalawang talagang matinding ginagamit ng masama, yung pong deception tsaka materialism. Kaya kapitan po natin talaga yung faith natin sa ating Panginoon. Be steadfast para iligaw ang ating spiritual na needs dun sa talagang gusto ng Panginoong mangyari, na maligtas ang bawat isa sa atin. Guys, yan po eh, mga facts na nakita ko, na napanood ko sa isang dokumentary, which is totoo po, kasi kapag ni-research po natin ang Old and New Testament, lahat po ito nakasulat, literally, spiritually, biblically written. Kasi nga po, nandun na talagang humanity sa last generation. Sana po guys, na itawid ko sa inyo kahit papano yung mga facts na to, na magninilay po tayo na talagang ang masama po ay nagtatrabaho po talaga para lahat po ng mahihikayat niya magkaroon ng hatred, mapalayo ang isip natin, ang talagang motivation ng bawat isa sa atin, mapalayo ng mapalayo sa Panginoon. Huwag po natin nahayaang mangyari yun. Ipanalo po natin ang faith natin, guys, kasi yan po talagang gusto ng Panginoon. Thank you so much po. Sundan nyo pa po. Tatapusin ko na po to. Kasi humaba po yung alatid sa akin, kaya mabilis pong matatapos ang content ko. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Pagtsagaan nyo pong tapusin bawat content. And I am hopeful na kahit papano po may maliit akong motivation talagang na ihahatid sa aking kapwa-tao. To God be the glory po. God bless us all po. Never ever lose your faith. Thank you so much po. Amen.